May kwento po ako. Hindi ko alam kung matatakot kayo o matatawa. Basta gusto ko pa rin siyang i-share. Dahil isa ito sa mga creepy encounters namin ng mga kaibigan ko sa isang multo. Nasa 22 years old na rin ako nung mangyari ito. Ako nga pala si Dave. Nangyari ito noong birthday ng kaibigan ko. Tawagin na lang natin siyang Chase. Yung bahay ni Chase ay sa kabilang kanto pa. Medyo malayo pa sa bahay namin. Inimbitahan niya ako, pati na rin yung mga kabarkada namin. Hapon pa yung celebration, kaya umalis ako sa bahay ng alauna ng hapon. Bumili lang ako ng cake na pwede kong ibigay, tapos dumiretso na ako sa bahay niya. Pagkarating ko doon, ay nandoon na yung mga kabarkada ko. Yung iba ay tumutulong sa pagluluto, tapos yung iba naman ay kumakanta na sa videoke. Nakiupo lang ako sa mga upuan doon, tapos nakipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Binati ko na rin pala yung kaibigan kong may birthday. Around 4 PM ganyan, doon na inilabas ni Chase yung mga beer at gin nila. E di, tuwang-tuwa naman kami. Siyempre, sino ba namang tatanggi sa alak, lalo na kapag libre. Napasarap na yung inuman namin noon. Dumidilim na rin nga. Tapos ito, hindi pa ako masyadong tinatabla ng alak noon. Nakita ko yung isa naming kaibigan na tingin ang tingin dun sa may sagingan na halos katabi lang ng bahay ni na Chase. Ewan ko kung naiihi yun nung una o may tinitingnan talaga. Tawagin na lang natin siyang Paring Gabo. Kinalabit ko si Paring Gabo, sa kanya na kasi yung sunod na tagay. Tapos kung saan saan nakatingin, lasing na siya noon, pumipikit-pikit na nga eh. Ininom niya yung laman ng shot glass. Tapos tumingin na naman dun sa sagingan. Napakamot ako sa ulo noon. Tapos tinanong ko siya kung ano bang tinitingnan niya doon. Edi napatingin na rin sa amin yung iba pa naming mga kaibigan. Tapos may biglang itinuro si Paring Gabo sa may madilim na parte ng sagingan. Sinundan namin yun ang tingin, pero wala naman kaming nakita. Bigla na namang nagsalita si Gabo. "Mga pare, tingnan nyo, may chicks." Nagtawanan pa kami nun kasi naisip naming kung ano-ano nang nakikita ng kaibigan namin dahil sa sobrang kalasingan. E di sinabi ni Chase dito na walang tao doon at wala ring chicks. Napakamot nun sa ulo si Gabo. Tapos pinagpipilitan talaga niyang may chicks doon na nakatayo. Hindi na lang namin siya pinansin. Tapos nag-inuman na kami. Hindi na rin tumatagay nun si Gabo dahil titig na titig siya sa chicks sa sagingan na hindi naman namin nakikita. Maya-maya ay bigla na lang tumayo si Gabo. Sabi nito, iihi lang siya. Dumiretso yun dun sa may sagingan na malapit sa bahay ni na Chase kung saan niya itinuturo na may chicks kanina. Napansin namin noon, siguro after 5 minutes simula nang umalis si Gabo ay hindi pa siya bumabalik. Inakala nga namin na umuwi na ito dahil yun ang trabaho ng mga lasing. Kunyari iihi, tapos mamaya nasa bahay na nila. Tumayo kami noon ni Tristan, isa ko pang kaibigan na hindi pa masyadong lasing ng mga oras na yon. Balak naming tingnan kung napaano na si Gabo dahil baka nakatulog na yun sa damuhan. Nagbibiroan pa kami ni Tristan habang naglalakad kami papunta dun sa may sagingan. Binuksan ko na rin yung flashlight ng cellphone ko. Noong makarating kami doon, ay nakita agad namin si Paring Gabo. Nakatayo lang siya doon sa may puno ng saging na katamtaman lang ang laki. Tapos may tinitingnan siya na isa pang puno ng saging. Medyo malapit din lang sa kinatatayuan niya. Tinawag namin siya noon, pero bigla nitong itinuro yung puno ng saging. "Ayun mga pare, ayun oh, yung chikso." Sinundan na naman namin ang tingin at tinutukan ko pa ng flashlight ng cellphone yung tinuturo niya. At halos layasan kami ni Tristan ng dugo sa katawan nung makakita kami ng babaeng nakatayo sa may saging. Nakaputi yung damit at walang mga mata. Hinigit na ni Tristan nun si Paring Gabo at sinigawan namin ito na tumakbo. Dahil hindi chicks yung nakita niya, kundi multo. Talagang nawala yung tama ng alak sa katawan namin ni Tristan nun. Pagbalik namin sa mga kasamahan namin,
Pero si paring Gabo ay nakatulog na pagdating namin sa lamesa kung saan kami nagiinuman kanina. Takang-taka yung iba naming kaibigan kung bakit pawis na pawis kami ni Tristan. Kaso minabuti na lang naming hindi sabihin sa kanila yung nangyari. Dahil baka mamaya ay tawagin pa kaming bading ng mga lokong yon. Hindi na rin ako uminom ulit dahil naaalala ko pa talaga yung itsura ng babae sa sagingan. Around 9 PM ay nag-decide na kaming umuwi. Medyo nahulasan na nun si paring Gabo o medyo nawala na yung tama ng alak sa katawan niya. Nagpaalam na kami nun kay Chase. Ang sabi ni Tristan ay makikisakay na lang daw siya sa motor ko, pati na rin si paring Gabo, para maidaan na namin ito sa bahay niya at makapagpahinga. Ang pwesto namin noon ay ako ang nagdadrive. Si Gabo ang nasa gitna at si Tristan ang nasa dulo. Seryoso akong nagdadrive noon nang nagtuturo na naman si paring Gabo. "Yun yung chick sa may bahay nila Chase oh," sabi pa nito. Nagsalita si Tristan noon at sinabihan akong bilisan na ang pagmamaneho. Dahil tiyak na sinundan kami ng multo. Halos paliparin ko na yung motor ko noon. Naalala ko na naman yung mukha ng babae. Tapos ang dilim pa ng daan. Talagang yung ilaw lang ng motor ang nagbibigay ng liwanag sa dinadaanan namin. Maya-maya ay tumahimik na naman si Gabo. Nang bigla naman kaming nakarinig ng parang may aso na humahabol sa amin. Alam kong hindi siya aso kasi yung tunog niya ay kakaiba talaga. Parang aso na ulol, yung naglalaway tapos sinahabol kami. Sumigaw nun si Tristan. "Pare, bilis! Hinahabol tayo ng babae!" Hinapit ko na naman ang takbo ng motor at para na kaming nakikipagkarera kay San Pedro nung time na yon. Talagang takot kami ni Tristan at hindi ko na nga alam kung multo pa ba yung nakita namin o aswang na. Nanginginig na ang mga kamay ko nun. Pero nag-focus pa rin ako sa kalsada. Hindi ako tumitingin sa side mirror ko dahil baka mamaya at makita ko ang mukha nito ay maaksidente pa kaming tatlo. Sa bilis ng takbo ng motor ay hindi namin na-realize na nasa may kalsada na pala kami. Maliwanag na tapos marami ng mga sasakyan. Wala na rin yung humahabol sa amin. Kaya kahit papaano ay kumalman na kami ni Tristan. Inatid na namin nun si paring Gabo na nakatulog na. Pagkatapos ay idinaan ko na sa bahay niya si Tristan. Tapos dumiretso na rin ako pa uwi. Noong gabing yun, hindi talaga ako halos makatulog. Naiisip ko talaga yung mukha ng multo ba yun o aswang. Basta, hindi ko talaga malaman kung ano yun. Pero kahit saan ako tumingin, ay parang nakikita ko ito. Kaya ang ginawa ko ay nagdasal na lang ako. Kinabukasan ay bumisita sa bahay sina Tristan at Gabo. Kasama rin yung isa ko pang kaibigan. Inis na inis ako kay Gabo nun. Dahil kung hindi dahil sa pagiging babaero niya, edi sana hindi kami hinabol ng babae. Ang sabi naman niya ay wala daw talaga siyang maalala. Basta raw ay mukhang chicks yung nakikita niya. Tapos pinipilit daw siyang sumama dito. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin akong iyang kasi Gabo. Baka kasi mamaya ay makakita na naman ito ng chicks. Tapos habulin na naman kami nun pa uwi. Magandang umaga mga kamalikmata. Magandang umaga Sir Van. Ito ay hindi lang ako ang naka-experience, kundi pati ang mga kaibigan kong sina Carla at Marie. Nangyari ito noong minsan kaming mag-overnight sa bahay ng kaibigan naming si Marie. Wala ang mga magulang niya noon. Ang sabi ni Marie sa amin ay pumunta raw ang mga ito sa birthday ng auntie niya sa Davao. At since may pasok siya noong araw na umalis ang mga ito, ay hindi na lang siya sumama. Nakiusap na lang siya na doon kami patulugin ni Carla, kaibigan din namin, para hindi raw siya mag-isa, kaya pumayag naman yung magulang niya. Before pa man kami pumunta sa bahay ni na Marie, ay talagang may naikukwento na ito sa amin na talaga raw may nagpaparamdam sa bahay nila. Ang bilin niya sa amin ay kapag daw naramdaman namin yung unwelcome presence sa bahay, ay huwag daw naming ipapahalata na natatakot kami. Dahil mas lalapitan pa raw kami ng mga yon. Fast forward.
Dumating yung araw na doon kami nagstay ni Carla. Marami kaming ginawa nung umaga. Nanood kami ng K-drama. Tapos nagluto kami at gumala na rin sa lugar nila. At syempre, hindi mawawala ang paghahanap ng mga gwapo. Mga alas 5 na kami nakauwi. Nag-decide si Marino na magluto ng spaghetti. Kaya pumunta kami sa kitchen para tulungan siya. At doon na namin na-encounter yung first ever na pagpaparamdam sa amin ng spirit sa bahay ni Marie. Habang naggagayat ako noon ng sibuyas, ay nagpapakulo naman ng tubig na may pasta si Marie. Tapos si Carla yung naggagayat din ng mga hotdog. E di lahat kami busy. Habang abala kaming lahat sa mga ginagawa namin, ay bigla na lang sumara yung pinto ng CR. Hindi siya yung pagsara na mahina lang o nadala lang ng hangin. Yung pagsara sa pinto ay akala mo ay may lumabas doon. Tapos ibinagsak na lang yun basta. Napatingin kaming tatlo doon kasi malapit lang yung banyo sa may kitchen. Walang tao doon kaya nagkatinginan kaming tatlo. Nakita ko pa ngang napalunok si Carla. Pero inagaw ni Marie yung pansin namin at sinabing mag-focus na lang kami sa ginagawa namin para makakain kaming maaga. We tried to move on, Sir Van. Tapos a few minutes later, noong naghahanda na kami ng plato, ay nakarinig naman kami ng tunog ng footsteps mula sa taas ng bahay. Napatanong na nun si Carla, Marie, ano yun? Ramdam kong hindi rin alam ni Marie yung isasagot. Kaya inaya ko sila na umakyat to check kung may iba bang nakapasok sa bahay. Kaso ang sabi ni Marie ay huwag na lang daw naming pansinin. Kinilabutan na ako noon. Dahil naglast din ng siguro 3 to 4 minutes yung tunog ng footsteps. Nakinig kami kay Marie kasi siya ang mas nakakaalam ng mga nangyayari sa bahay nila. Kumain na lang kami noon. Tapos ako ang naghugas ng pinagkainan namin. Pagkatapos kong maghugas, ay dumiretso na kaming tatlo sa kwarto ni Marie after naming ilak yung mga pinto ng bahay. Siyempre mas maigi ng sigurado. At siyempre hindi mawawala sa sleepover at overnight ang pananood ng movies at counting inuman. Kaya hinanda ni Marie yung laptop niya at plano naming panoorin yung The Legend of the Blue Sea, isa sa mga kinababaliwan naming K-drama noon. Then inilabas din namin yung vodka na binili namin sa labas. At nag-umpisa na kaming uminom habang nanonood. Kilig na kilig kami noon at nakakatakot talagang kiligin ang mga kaibigan ko dahil nanghahampas. Enjoy na enjoy kami noon hanggang sa may bigla na lang kumatok sa pintuan. Nakalak ang pinto ng kwarto ni Marie noon. Nung narinig namin yung katok, ay agad na itinigil ni Marie yung pinapanood namin. Nakapos yun. Tapos nagkatinginan kami. Napaisip ako noon, walang pwedeng makapasok sa bahay dahil nakalak talaga lahat ng mga pinto at bintana. At kung may kakatok man, ay sigurado kaming hindi tao yon. Maya-maya ay tumigil yung katok. Tapos noong magsasalita na sana ako, ay kumatok na naman. Sunod-sunod yon, pero hindi nagsasalita yung nasa labas ng pinto. Ang ginawa naming tatlo noon ay umusod sa may headboard ng kama. Tapos nagtabon kami ng kumot. Takot na takot kami noon. Ramdam ko rin ang panginginig ng dalawa kong kaibigan. Pero hindi kami nagsasalita. Nagtitinginan at nagsesenyasan lang kaming tatlo. Then after 3 minutes siguro, ay tumahimik na yung paligid. Nawala na rin yung kumakatok. Inalis na namin yung kumot na nakabalot sa amin. Tapos pawisang pawisan kami. Ang sabi ni Carla ay magdasal daw kami. Kaya ganun na nga ang ginawa namin. Ang sabi ni Marie ay mag-concentrate lang daw kami. Kahit ano pa ang gumagambala sa amin. Malakas yung pagdadasal namin ng ama namin. At doon na naman namin narinig yung pagkatok. Malakas na yon. At parang gusto nang sirain yung pinto. Nawawala na ako sa focus. Pero pinilit ko pa rin taimtim na magdasal. Kahit pa sobrang ingay, ay natapos din namin ang dasal. Pagkatapos ng dasal, ay doon na rin tumahimik ang lahat. Wala nang kumakatok, pero hindi pa rin kami nag-uusap. Pinapakiramdaman pa rin namin ang paligid. Then noong matagal-tagal na at wala nang nangyayari, ay nag-decide kaming wag nang ituloy ang panonood at pag-iinom at magpahinga na lang.
Then kahit malaki yung kama ni Marie, ay talagang nagsiksikan kaming tatlo sa gitna. At kahit pa medyo mainit ay talagang nagtabon kami ng kumot. Doon na kami nakatulog. Natatakot na akong matulog kina Marie. Kasi naaalala ko pa rin yung nangyari sa amin. Kaya kapag gusto naming mag-bonding, ay talagang lumalabas na lang kami. At kapag sleepover naman, ay sa bahay na lang namin o sa bahay ni na Carla. Hello Malikmata Stories. Hello Sir Van. Ako nga pala si Roderick. O kung nahahabaan kayo sa pangalan ko, ay tawagin nyo na lang po akong Rod. Nangyari ito noong minsan kaming nagkayayaang uminom ng mga kaibigan ko sa isang bar. Alas 7 pa lang ng gabi ay nandoon na kami. Nagkakasiyahan. At syempre naghahanap na rin ng mga babae. Marami akong nainom noon. Pero hindi kagaya ng ibang mga manginginom, ay talagang matagal akong malasing. Marami kasing in-order yung kaibigan namin na nanlibre. Sino ba naman ako para tanggihan ng grasya? Naiwan ako sa table noon kasama si Drake. Yung isa ko pang kaibigan na nanunuyo sa girlfriend niya nung time na yon. Kaya nakafocus sa cellphone. At yung iba ko pa namang kaibigan ay nasa dance floor at nakikipagsayawan na. Maya-maya ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kaya nagpaalam ako kay Drake na pupunta muna ako sa banyo. Tumango lang ito sa akin. Tapos bumalik na ulit sa pagkalikot sa cellphone niya. Hinanap ko pa doon ng CR at pagdating ko nga doon ay umihi ako agad at naghilamos. Habang naghihilamos ako ay nakita akong pumasok sa banyo si Drake. Wala itong kareaksyon at inakala ko pang hindi na talaga siya pinatawad ng girlfriend niya. Kaya biniro ko pa siya noon. Opar, kumusta ang panunuyo? Sabi ko. Tatawa-tawa pa ako noon habang siya ay mukhang seryoso. Tumingin nun sa akin si Drake. Diretso lang yung tingin niya sa akin. And ang weird nun para sa akin. Tinawanan ko na lang siya noong hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay pumasok ito sa isa sa mga cubicle doon. Binuksan ko din nun ang cellphone ko. At may nakita akong message sa GC namin. Nagchat doon si Drake ng, "Hoy Rod, nasan ka na? Baka nakatulog ka na dyan sa CR ha." Pagtingin ko sa oras kung kailan niya yun sinend, ay 9:46 PM. At noong oras na nabasa ko yon ay 9:47 PM. Ibig sabihin ay kakasend pa lang niya ng message na yon. Kinilabutan ako ng mga oras na yon, Sir Van. Naisip ko agad na parang may mali. Dahil nung nakita ko si Drake na pumasok sa CR, ay hindi naman ito nagsiselfone. Kaya ang ginawa ko ay kinatok ko ang cubicle na pinasukan ni Drake. Walang ibang tao sa banyo nung mga oras na yon. Katok lang ako ng katok sa cubicle. Pero walang nagsasalita. Nakalock yon. Kaya nag-decide akong sumilip sa may taas noon. Kasi medyo may katangkara naman ako. Pero wala akong nakita sa loob, Sir Van. Walang tao. At lalong-lalo nang wala si Drake. Automatic na nagtaasan ang mga balahibo ko noon. At tumakbo na ako pabalik sa table naming magkakaibigan. Doon ko nakita si Drake na nagsiselfone pa rin. Agad ko siyang nilapitan noon. Tapos tinanong ko siya kung nanggaling ba siya sa banyo. Para namang nagulat ito sa akin. Pagkatapos ay tumawa. "Pare, kanina pa nga kita hinahanap eh. Akala ko hindi ka nalalabas sa banyo. Pero hindi naman kita susundan doon ano. Hindi pa nga ako umalis dito sa table natin eh." Nagtaasan ang mga balahibo ko nung mga oras na yon. Napansin yata ni Drake na nag-iba yung aura ko. Kaya tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako at kung anong nangyari sa akin. Doon ko ikinuwento sa kanya yung nangyari. At pilit nitong sinabi na hindi daw talaga siya yon. Dahil hindi pa siya umalis sa table namin. Parehas na kaming takot nun. Sinabihan pa nga ako nito na baka lang daw lasing na ako. Kaya kung ano-ano nang nakikita ko. Pero I swear Sir Van, totoo talagang nakita ko si Drake sa banyo. Sinubukan na lang naming uminom ulit noon para kalimutan na sana yung nangyari. Pero dumating yung isa pa naming kaibigan. Natawagin na lang nating Ton. Sabi niya,
ay nakita rin daw niya si Drake sa banyo. Kaya nagtataka raw siya dahil ang bilis nitong nakabalik sa table. Doon na namin na-realize na talagang may doppelganger si Drake. Pinaupo namin ng siton. Tapos naikwento na namin dito yung karanasan ko. Mukhang natakot din ito. Pero at least may proof na ako na hindi ako lasing. At hindi lang ako ang nakakita sa doppelganger ni Drake. Noong gabing yun, ay hindi halos umalis sa upuan niya si Drake. Natakot siya noon na makasalubong yung kamukha niya. Dahil may sabi-sabi ang mga matatanda na kapag daw nakaharap mo yung kamukha mo, ay mapapahama ka raw. Ramdam kong natatakot na nun si Drake dahil palingalinga na siya nun. Tapos nag-aaya na rin umuwi. Mga 10 PM ay umuwi na rin kaming magkakaibigan. Noong nakasakay na kami sa sasakyan, ay doon na lang sa tingin ko nakahinga ng maluwag si Drake. Hinatid na namin siya sa kanila at nakauwi na rin ako. Until now ay hindi ko pa rin lubos maisip na totoo pala yung mga doppelganger sir ba, no? Sana lang ay talagang wala akong makitang kamukhang kamukha ko dahil sa tingin ko ay aatakihin ako sa puso. Anyways, maikli lang naman ito pero maraming salamat po sa pagbabasa. Next time po ulit, kapag may free time ako ay magshishare ako ng story sa inyo.